Isa ang AI deepfake sa nakikitang pinakamalaking banta sa 2025 midterm elections. Kaya naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology naghahanap ng teknolohiya para labanan ito. Si Denise Osorio sa detalye. Nasa 10 milyong piso kada taon ang ginagamit ng ating gobyerno para sa mga partikular na teknolohiya upang matuntun ang mga gumagamit ng artificial intelligence o AI sa mga nangyayaring kababalaghan sa internet tulad ng mga scam, pagpapalaganap ng disinformation at mga deepfake. At kulang pa ang 10 milyong pisong budget para labanan ito. Pero ito raw muna ang pinagkakasya ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology o CICCDICT dahil sa kakulangan ng budget lalo na ngayong parating na ang eleksyon. Maybe we can ask DBM or Congress to increase our budget. Tandaan niyo ho, limited. Mababa ho ang aming budget eh. Our issue is, once na nag-a-acquire tayo ng technology, pinag-aaralan din natin kung kaya natin mag-produce. So we are at that stage. In the meantime, due to our limitations, yun muna. Patuloy ang pakikipag-usap ng CICC at ng Commission on Elections ukol sa mga regulasyon sa paggamit ng AI technology sa darating na eleksyon upang ma-monitor ang mga content na ina-upload sa internet. Nagagamit kasi ang AI sa paggawa ng kapani-paniwalang mga video gamit ang isang software kung saang pwedeng palitan ang mukha ng isang tao sa isang video. And deepfake ho is a form of artificial intelligence. Tandaan niyo ho yan. Ibig sabihin, meron tayong software na pwedeng magmanipula ng isang boses o ng isang litrato ng tao, pwedeng gawing 3D. Gumagaling ang technology kasi yung avatar na mukhang cartoons ngayon ay nagmumukhang totoong tao na. Pati boses kayang gayahin. Ayon kay CICC Director Alexander Ramos, mayroon na tayong kakayahan sa teknolohiyang kailangan upang malabanan ito. Pero kailangan pa nating palawakin ang ating kaalaman upang patuloy na magamit ito kahit tapos na ang eleksyon. Aniya, kahit na mayroon tayong kapasidad, mabilis ang pagbabago ng teknolohiya. Kaya kailangan flexible tayo sa pag-adapt. Kung kaya't subscription-based ang ginagamit na teknolohiya sa ngayon at hindi naman daw ito tatagos sa susunod na taon dahil hindi raw pinapayagan ang higit isang taong subscription. We have present technology, but as I've earlier mentioned, mabilis mag-evolve ang technology. No? What could be applicable now will not be applicable next month. Payo ng CICC na patuloy pa rin ang pag-iingat sa mga online platforms dahil hindi lang nasa text messages ang mga pag-i-scam ng mga gustong makapagsamantala. Inaanyayahan po na i-report ang mga natutuklasang misinformation, deepfake videos at mga scam sa tanggapan ng DICT. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.